Sigurado ko, pagising mo bukas ng umaga, wala na yung singap mo. Siguro. Katulong ka nga lang dito, pero ang gaan-gaan ang loob ko sa'yo. Siguro dahil matagal ka na rin dito, saka subukan na ang iyong katapatan. Kasi naman, nung nabubuhay pa ang mama at papa mo, wala naman silang masamang itinaksama sa akin eh. Kaya naman, gumaganti lang ako sa inyo. O sige, magpahinga ka na rin. Bahala na ako dito. Kumain ka bago ka matulog ha. Mamaya ikaw naman ang magkasakit eh. Mas lalong mahirap. Sarap ng pakiramdam. Nang inaalala, ikaw rin ha. Matulog ka na ha. At bukas, ipagbulutong kita ng paborito mong siniga. Sige po. Salamat po. Pala. Magandang gabi sa inyong lahat. Muli, isa na namang kasaysayan ang ilalahad ko sa inyo. At ito ay tungkol sa salapi at ang pagkagahaman. Sinasabing ang salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya naman, hindi na mabilang sa daliri ang dami ng mga pumapatay ng dahil sa kayamanan. Kapag ang isang tao'y sinakmal ng pagkagahaman, maging ang sariling dugo at laman ay hindi igagana. Ang ibibigay ko sa inyo ngayong kwento ay tungkol sa kasakiman at pagkagahaman sa salapi. Kung paano ito ginawa at naganap, ay siya kong isasalaysay sa inyo ngayong gabi. Ako, Rosa, medyo malabo pa yung kinalabasan ng investigasyon. Hindi ko masiguro kung sino pumatay eh.
ka mag-alala. Alang-alang sa'yo, hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli ang pumatay kay Isha. Rosa, kahit anong iyak ang gawin mo, wala na tayong magagawa. Hindi na natin maibabalik ang buhay ni Isha. Nailibing na siya. At saka isa pa iho, narito naman ako para mag-alaga sa'yo. At kung kailangan naman natin ang kasama sa bahay, kung yun ang gusto mo, bay, meron akong pamangkin na nakatira dyan sa kabilang bayan. Fidel ang pangalan niya. Kasi siguro ko, pag nakilala mo siya, magkakasundo kayo. Iha, musmus ka pang bata, narito na ako sa inyo. Kung ang itinuturing mo na pinakamalapit sa'yo ay si Isha, eh, kakamali ka, higit na una ako sa kanya dito sa inyo. Kaya, kanang umiyak, aalagaan kita katulad ng pag-aalaga sa iyo ni Isha. Tawarin mo ang pangalan mo, Isha. Pero talagang si Isha ang kinakamalapit sa akin eh. Meron akong problema. Palagi na nasa tabi ko. Palagi na handan para magpayo. Ano mo, Risha? Sana ito ang maging simula ng paglalapit ng loob natin. Bigat ho yata ang pinapagawa niyo sa akin. Baka hindi ko makaya yun. Gago ka ba? Dalawampu-tatlong taong kitang itinago at pinag-aral para gamitin kay Rosa. Patay na ang mga magulang niya. At siya lamang ang tagapagmana ng malaking kayamanan. Milyones iho, milyones! At sayang naman kung sa ibang kamay mapupunta. Kapag niligawan mo siya, alam ko, panalo ka. Ha, gwapo ka, iho, at tiyak na mababaliw siya sa'yo. At kapag kasal na kayo, parang tayo na rin dalawa ang magmamana ng malaking kayamanan na yan. Ano mong ibig yung sabihin? Huwag mo na munang itanong sa'kin yan. Kapag kasal na kayo, at saka natin isasagawa ang pangalawang hakbang. Ano ang ikalawang hakbang? Tsaka mo na malalaman, ang importante, ligawan mo siya, akitin, at pakasalan. Iho sa linggo.
isasama kita sa bahay. Ipakikilala kita sa kanya, pero bilang pamangkin. At tandaan mo to, anak. Ayokong malaman niya na ikaw ay anak ko. Tandaan mo yan. Dalawampu-tatlong taong kitang itinago at pinag-aral para gamitin kay Rosa. Patay na mga magulang niya. At siya lamang ang tagapagmana ng malaking kayamanan. Milyones iyo, milyones! At sayang naman kung sa ibang kamay mapupunta. Kapag niligawan mo siya, alam ko, panalo ka. Guwapo ka, iho, at tiyak na mababaliw siya sa'yo. At kapag kasal na kayo, parang tayo na rin dalawa ang magmamana ng malaking kayamanan na yan. Ligawan mo siya, akitin at pakasalan. At sa Linggo, isasama kita dun sa bahay. Ipakikilala kita sa kanya, pero bilang pamangkin. At tandaan mo, huwag na huwag niyang malalaman na ikaw ay anak ko. Rosa, siya ang pamangking kong sinasabi ko sa'yo. Alam mo, iha, noong araw pa, gusto ko na niyang makilala eh. Bakit wala na Mauricio? Nakita niya na ba ako? Ba naku, hindi pa. Pero alam mo, iha, kamagagalit ha. Noong araw, ipinagnakaw ko siya ng litrato mo eh. Alam mo, lagi niyang tinitignan, nakatago doon sa kwarto niya. Diyang naman, nakakaya naman mo kay Rosa. Kung nahiya pa ito, totoo naman. Rosa, siguro ito na ang simula ng madalas na pagparito ni Fidel. Yan naman, iha, eh. Kung walang problema sa'yo. Nana Mauricio, alam niyo naman kung bukas ho ang bahay natin para sa mga gustong dumalaw. Eh, basta ho ba, maganda lang ho ang layunin eh. Bakit hindi? Ayan, narinig mo, ha? Kinakabahan ako. Ano ho bang balak nyo? Yung sinasabi nyong pagkasal na kami? Maganda yun, anak, para sa'yo at para sa akin. Hindi ako mag-iisip para ikapahamak mo. Eh, bakit din nyo pa sabihin nang hindi naman ho ako magmukhang tanga? Magtiwala ka nga sa'kin, pwede ba?
pasensya na magpakasal na. Naisip po kasi namin na hindi na ho dapat patagalin itong relasyon ng pagkakaunawa namin. Tutal ho, dun din naman ang punta nun. Natutuwa ako sa naging desisyon yung dalawa. Kaya lang, talaga bang buo na sa loob yung pag-aasawa? Oho, Nana Mauricia. Mabuti na ho yan para meron din tayong kasama dito sa bahay. Kailan naman ang balak niyong magpakasal? Sa lalong madaling panahon ho. At sa kaya Nana Mauricia, gusto ko sana simple at tahimik na kasal naman. Gagawin kong lahat para lumigaya ka. Asahan mong hindi ka mabibigo. Nangangako ako sa'yo, sweetheart. Fidel, tapos na ang unang hakbang. At ngayon naman ay ang pangalawa. Dapat nang mawala sa landas natin si Rosa.
dahil wala siyang karapatan sa kayamanang hindi kanya. Inay, hindi ko magagawa yun. Hindi ko magagawa yun. Fidel, siguro dapat mo nang malaman ang katotohanan. Si Rosa ay hindi tunay na anak ng kinikilala niyang mga magulang. Kaya wala siyang karapatan sa kanyang mamanahin. Gusto mo bang malaman kung sino ang tunay mong ama? Sino ho ba, Inay? Ginahasa ako noon ng kinikilalang ama ni Rosa. Nagdalang tawa ko. Inilihim ko yun. Ang tanging nakakaalam lamang ngayon, kinikilala niyang ama. Natakot ako sa tunay ng asawa. Nang ibang bayan ako. At doon ko isinilang ang sanggol. At ang batang yan ay walang iba kundi ikaw. Kaya ikaw ang dapat magmana ng kayamanang ito. Ngayon ang pagkakataon para mapasa atin kayamanan. Kailangan patayin mo si Rosa. Pero Inang, kasal na ho kami. Hati na ho kami sa kayamanan kung sakali. At nakakatiyak na ho kayo. Di pa ho ba kayo nasisihan doon? Eh, paano kung malaman niya na niloko natin siya? Hindi na sayang lahat ang pinagpaguran ko? Pero Inang, hindi ko ho magagawa yun sa kanya. Mahal ko ho siya, Inang. Mahal ko ho siya. Magagawa mo. Magagawa mo. Ito na ang pagkakataon. Ito, patayin mo siya. Patayin mo siya dahil kailangang masarili natin ng kayamanan. Thank you.
siya! Anong pinagsasabi mo? Nananaginip pa lang naman! Hindi naman binabantayin tayong dalawa! Nandun siya sa loob, binabantayin tayo! Naloloko ka lang talaga! Hindi nyo! Hindi nyo! Binabantayin ako kayo!
iba siyang tulad namin. Ibabaon mo rin pa ang sarili mong anak. Napakasama mo. Ang dapat sa'yo'y ibaon rin ng buhay. Sabing sa loob ng bakurang iyon ng malaking bahay ni Rosa ay naririnig tuwing gabi ang tumaraing na boses ni Aling Mauricia. Dahil sa kanyang kasakiman at kaitiman ng buti ay nagkaroon siya ng napakalagim na wakas. Wala rin nakinabang sa naiwang kayamanan ni Rosa hanggang sa ang bahay nito ay iginugo ng kaluma. Ngunit, kapag madilim na ang paligid, sinasabing ang mga kaluluwa ni na Rosa at Fidel ay nakikitang nagbabantay sa loob ng bakurang yun na siyang saksi sa krimeng ginawa ng sakim na si Aling Mauricia. Hanggang dito ko winawakasan ang kanilang kasaysayan at naway sa kasaysayang ito ay nakapulit kayo kahit munting aral na magiging timbulan ninyo sa pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.